tigre ay mula sa Ilocos Norte. Ang agila, sa Davao naman ang kanyang baluarte. Dalawang tao na nagmula sa magkaibang pulo, subarit magkaparehas lang na swerte. Anak ng dalawang alamat na presidente, Marcos at Duterte. Sina Bibem at Sara ay napakasimple, ngunit napakaswabe. Hula at berde, patuloy lang sa pag-atake kahit patuloy na inaatake. Sinisiraan ng imahe, sa kanan man o kaliwa, tinatawag na salbahe. Subalit imbes na maghigante at magsalita, mas pinili nilang kumalma at tumuloy lang sa pag-abante. Kaya bilang kanilang mga tagahanga, kailangan din nating maging responsableng butante. Huwag na tayong makipag-away, manatiling disente at kampante. Sapagkat alam naman natin kung sino talaga ang maaasahan at ang tunay na inosente. 1 hour later. Malok Manila! Maramang nagtataka kayo kung sino nga ba ako. Hindi po ako isang artista, sa katunayan, isa lang po akong binata na mahilig pagluraan yung mga limitadong salita. Sa madaling salita, isa pong Makata. Ako po si Kenny Sibayan, aka Makata Boy, bumiyahe pa mula Ilocos Norte. Shout out sa lahat ng mga taga Ilocos Norte ngayon na nandirito. Mabuhay po tayong lahat sa mga kamag-anak, kapamilya at sa lahat ng taga Ilocos Norte na nanonood ngayon ng FB Live. Magandang hapon sa ating lahat. Pero bago ko umpisahan ang aking tula, gusto ko munang makarinig ng malakas na palakpakan at sigawan para kay Bibem at Sara. Isa pa! Yan, ito ay nagbibigay ng apoy sa aking tula. Ang tulang ito ay pinamagatan ko Tigre at Agila. Tapos na tayo sa nakaraan. Kaya ngayon, tayo na ay dumako sa kasalukuyang panahon. Ito na ang tamang pagkakataon para tayo ay muling makaahon. Ang dating tigre ng Asya mabangis, na unti-unting naging pusa panis ay muli nating ibangon. Subalit, makakamit lang natin ang ating inaasam-asam na ekspektasyon kung tayo ay magkakaroon ng matinding kooperasyon. Kaya hinihikayat ko kayong lahat na sumang-ayon na iboto sina Bibem at Sara na siyang magsisilbing presidente at vice-presidente ng ating natatanging nasyon. Sila ay kaaya-ayang inspirasyon, ang nagbigay gasolina at nagsilbi kong motivasyon kung bakit muling gumana ang aking utak at muli kong nagamit ang lawak ng aking imahinasyon. Ako ay nahumaling sa kanilang misyon, kaya ako ay kumpiyansa na kapag silang dalawa na ang nagsama, kayang-kaya nating malagpasan ng kahit anumang hamon. Pero ang tanong, kayo ba isang ayon? Ang tigre ay mula sa Ilocos Norte. Ang agila, sa Davao naman ang kanyang baluarte. Dalawang tao na nagmula sa magkaibang pulo, subarit magkaparehas lang na swerte. Anak ng dalawang alamat na presidente, Marcos at Duterte. Sina Bibem at Sara ay napakasimple, ngunit napakaswabe. Hula at berde, patuloy lang sa pag-atake kahit patuloy na inaatake. Sinisiraan ng imahe, sa kanan man o kaliwa, tinatawag na salbahe. Subalit imbes na maghigante at magsalita, mas pinili nilang kumalma at tumuloy lang sa pag-abante. Kaya bilang kanilang mga tagahanga, kailangan din nating maging responsableng butante. Huwag na tayong makipag-away, manatiling disente at kampante. Sapagkat alam naman natin kung sino talaga ang maaasahan at ang tunay na inosente. Kagaya ng tumatakbong pangulo at pangalawang pangulo na ating hinahangaan, ang galit ay huwag din nating pairalin sa ating mga katawan. Huwag na tayong makipagsagutan sa mga bagay na alam na natin ang kasagutan. Hindi na ito dapat pagtalunan, huwag nang pagtuunan. Hindi na kailang ipagpilitan, wala rin patutunguhan. Sapagkat kahit ano pa ang salita na ating bitawan, paniniwalaan pa rin nila ang nais nilang paniwalaan. Kaya sige lang, sila na lang ay ating pabayaan at hayaan. Total, meron namang tinatawag na halalan, irespeto at tumutok na lang tayo sa ating mga sariling daan. Dahil kagaya ng sinyales na ito, sinyales ng isang tao na naghahalala.
kahangan ng buhay na mapayapa. Ito naman ay sinyales ng pagmamahal sa bansa. Sa mga sinyales pa lang nila atin ang makikita na ang hangarin nila sa atin ay talagang napakaganda. Kaya ako ay nagtududa kung bakit hanggang ngayon patuloy pa rin silang sinisira. Ang pinto ay pilit na isinasara. Pero alam ninyo ang nakakatuwa at nakakatawa, imbes na sila ay bumagsak at bumaba, mas lalo lang silang umaangat, lalo lang nakikilala. Dahil imbes na magwala ay patuloy lang sila sa paggawa ng mga gawain kamanghamangha at pambihira. Hindi ba't kamanghamangha at pambihira ang pangalang BPM at Sara, kailanman ay hindi na mabubura. Wala na silang ibang hinangat kundi ang magkaroon tayo ng pagkakaisa. Nais nilang buwagin ang balakin na namamagitan sa ating bansa, sapagkat kapag ito na ay nawala, ang pagbabago ay mas mabilis na lang natin matatamasa. Pagod na ba ang mga tenga? Pes, hindi pa napapagod ang aking bunganga. Sayang naman kung hindi ko bibitawan lahat ng binaon ko na letra. Ito'y akin pang tinimpla at inihanda mula Ilocos Norte papunta dito sa Manila. Kaya hanggat hindi pa natatapos ang tula, hindi ako kakalma. Si BBM nga na kahit sugat-sugat na ipatuloy pa rin sa pagparada at pag-arangkada. Ito ay usapang politika at hindi naman isang pelikula. Kaya nakakapagtaka kung bakit napakaraming nagsisilabas ang kontrabida. Pero kahit na ganyan, kailanman hindi ko siya nakitaan ng kahit anumang kaba. Dahil sa kabila ng masasakit na salita at pambabati ko sa kanya, handa pa rin niyang patunayan na soli, siya pa rin ang mananaig, siya pa rin ang magsisilbing bida. Ferdinand Bongbong Marcos, Inday Sara Duterte, ang ating ipinagmamalaking tigre at agila na tinitiyak kong pangmamarka sa ating mga alaala. Sigurado akong karamihan sa atin dito, sila na ang iboboto. Sila na ang napili nating kandidato. Pero panawagan lang sa mga kapwa ko Pilipino, huwag tayong mag-away-away ng dahil lang sa politika o politiko. Huwag nating hayaan na tuluyang maglaho ang tinatawag na pangmamahalan at respeto. Ang pamilya, relihiyon, pagkakaibigan, lipunan o kahit ano pang samahan ay hindi magbago ng dahil lang dito. Itatak sa isipan na pagkatapos nitong eleksyon, nasa iisang bansa pa rin tayo. Kaya tayong lahat ay tumayo, magkapit bisig at sa galit na ay lumayo. Imbes na pagkasuklam ang nasa puso, bangon Pilipinas, group hang na lang tayo. Isang tabi ang mga kulay, bandera ng Pilipinas ang ating iwagayway. Maghawak-hawak ng kamay, isigaw ng sabay-sabay kapayapaan. Isa pa, maghawak-hawak ng kamay, isigaw ng sabay-sabay kapayapaan. Pagkakaisa, tagumpay, maraming salamat sa Sampaloc, Manila.